Hello, hello. Welcome back to the channel again. And maraming salamat po and bumalik kayo dito. And if it is your first time na makita po ang channel na ito, I would like to welcome you. And my name is Lavina. Nagsisimula pa lang ako ng online business dyan sa Pinas. And check out all the episodes from number 1 to number 4. And this video is episode number 5 po. So, para masubaybayan po ninyo yung journey natin sa dropshipping. Kung paano ako nag-register sa Bilis Benta at saka kung paano yung process, isi-share ko po yan dito. So, sa case po ng dropshipping sa Pinas, in case hindi nyo pa alam na merong dropshippers sa Pinas, Bilis Benta, Dropify, meron ding Inspired, and hopefully in the future, I will also share a video about Dropify and Inspired. Kasi ito pong sinimulan ko sa Bilis Benta for my sister, this is only the start. And then, tatry ko rin yung Dropify and Inspired Dropshipping para malaman natin kung paano nagwo-work at saka kung anong, kasi iba-iba sila ng system, you know. Lalo na yung Inspired, medyo iba yung platform nila. Pero for Bilis Benta and Dropify, halos pare-pareho. So, the thing is, once you subscribe, igagawa ka nila ng store. So, on Lazada or Shopee. So, depende sa'yo kung saan mo gusto. In my case po, when I signed up the other day at nag-subscribe na nga, nag-subscribe na kami ng sister ko with Bilis Benta. Kaya lang ang nangyari is, ang store talaga ay sa pangalan ng kapatid ko, information niya, ID niya, driver's license, and bank information ay sa kanya. Ako lang ang nagbayad ng subscription, which is $2,499 a month dahil ang pinili namin ay yung Elite Sapphire. Siya yata yung pinakamura eh. So, monthly subscription. So, I subscribed for 3 months para sigurado. And then, parang limited yata yung slots na yun for now. So, I don't know hanggang kailan yun ang promo nila. But there is Elite Sapphire and Elite Ruby na kung saan meron kayong 220 items. So, pinili ko lang muna yung medyo pinakamura para hindi naman ma-pressure yung kapatid ko, si Ate Lorie, na baka mataranta sa kadami nung mga products. And then, kailangan pa niyang matuto kung paano mag-edit ng mga products and kung paano mag-online selling, paano mag-promote para makabenta. So at least sa ngayon ang investment namin is only $2,499 a month. Paano mag-set up ng tindahan later on pag na-turn over na sa iyo yung tindahan. So sa ngayon in progress pa yung store namin and hopefully in 3 to 4 days daw ata or 3 to 5 days ay tapos na yon. So magsisimula na naman tayo mag-set up ng store. Titingnan ko kung paano ang setup nila because we really have to edit all the products, i-optimize, may ano pa yan, may SEO optimization, may mga keywords, and then marami din akong natutunan from YouTube, from a lot of the very knowledgeable and very helpful influencers na very well-versed sa Bilis Benta and Dropify sa Philippines. So, napakagaling ng mga video nila, very educational. So, just make sure na panoorin nyo rin. So, to summarize po, our activities for this episode is nakapag-sign up na kami sa
Elite sa Fire with Bilis Benta, naghihintay na lang nung store. So sa ngayon, I'm very busy na nanonood ng mga video ng mga dropshipping queens sa Pinas para malaman ko kung anong gagawin pag na-turn over na. Kasi hindi naman porque tapos na yung store mo is tapos na rin, hayaan mo na lang. So, hindi ka makakabenta. So, paano yon? So, kailangan trabahuin yon. So, naka-receive ako ng information na from Bilis Benta saying welcome, ganito, ganyan, and then maraming instructions. So, I'm already starting to read through the instructions kung paano, mga do's and don'ts. So, kailangan yun. So, that's really maganda yung setup nila kasi once nag-sign up at nag-subscribe ka, napansin ko may very responsive. So, may instructions agad. So, habang naghihintay sa store, medyo alam mo na yung mga rules. So, kung itatanong nyo po paano ako nag-sign up, napakadali ng process. All you have to do is go to bilisbenta.com and then click on subscribe. Okay? Pag nakapili ka ng category na gusto mo, which is napakaraming categories, okay? Pero sa ngayon, ayoko munang humataw doon sa medyo mahal. Kasi kailangan ko pang turuan si Ate Lorie. Baka mamaya mataranta. So anyway, later on, baka mag-establish uli kami ng isang store kasi marami pa naman akong relatives at kapatid dyan na pwedeng magsimula kung makikita nila na may potential. Kasi kung minsan kailangan lang talaga initiative, no? Hindi tayo pwedeng porke na lang na walang ginagawa. Kaya hindi gagawin. So, sa halagang 2,499, merong magagawang store and then 220 items. Hindi na masama yun to start with. And then, I am sure, talagang we will do our best na medyo may ROI, may return of investment. So, kailangan medyo, talagang kailangan magsipag doon after that. Hindi matatapos ang effort porque nagbayad ka nung subscription fee ay okay na. Kasi ang purpose nga po pala nung subscription fee is that ang nagtitake care po ng mga orders, ng mga sales ninyo, yung collection ng bayad ng kliyente, everything is taken care of. Yun ang nakakaige dun sa subscription kasi hindi mo naiisipin yon. Kasi kung ikaw mismo gumawa ng store sa Lazada or sa Shopee, mahirap yon. Kasi aside from maghahanap ka ng maraming products, ikaw ang manual fulfillment na pag may umorder, ikaw ang kukontakt sa supplier para i-deliver doon sa customer mo. Mahirap yon. Nasubukan ko yon. Dahil sa eBay and sa Amazon and sa Shopify ang ginagawa ko. Paisa-isa yon. So, eto dito sa Bilis Benta is parang automated na. So, pag may nabenta ka, diretso na sa dashboard mo, nakikita mo na kung magkano yung sales mo, magkano ang profit mo, ilan ang return. So, I am sure that we will be learning all that. Napakadaling mag-sign up. If you fill up mo lang yung form, put in your information, mag-upload ka ng isang ID at saka yung bank account number o yung financial institution mo, which is may ibang paraan din yata. Pwedeng GCash. Pero ang ginawa ko sa kay Ate Lorie is yung bank account niya at saka driver's license niya. Yung sa akin lang is sa akin yung password at saka email address kasi ako ang mag-optimize ng tindahan pagkatapos at saka ako na rin po ang nagbayad ng subscription. So napakadali lang. So once you do that, sasabihin agad, okay, your store is in progress. So titingnan natin kung anong mangyari pag na-turn over na yung store. So, kailangan medyo mag-spend tayo ng time doon para ma-optimize at saka ma-edit. So, I'm still learning and I'm trying to watch a lot of videos. So, ganun lang po, hihintayin ng store, hindi pwedeng walang gawin. So, I'm hoping to be ready by the time na ma-turn over yung store kay Ate Lorie. Okay. So, salamat po uli sa pagbisita sa channel and hope that you will subscribe and drop a comment. Pwede po kayo magtanong at saka mag-share din ng experiences nyo po, lalo na pag kayo ay seasoned na dropshipper. And hopefully na kung may mga questions, makakatulong din kayo sa pagsagot sa ibang
mga kababayan natin na nagtatanong kung ganun. And then, parang experiment po na tingnan natin kung anong mangyayari, okay? So, anyway po, ingat kayo. Maraming salamat uli and hope that you will follow us on our journey. Maraming salamat po and have a great evening, have a great morning, have a great day ahead. Salamat po.